Yes! Dumating na rin! So, titingnan natin to guys. Okay, pasok ko lang. Finally, dumating na rin yung bike ni Bebe. So, maganda itong bike na ito. Kaya maganda. Masubaybayan nyo hanggang dulo. So, kung bago pa lang kayo sa channel namin, gusto yung mga ganitong product review, unboxing, installation, demo, kindly subscribe po and i-on nyo lagi yung notification nyo para pag nag-drop kami ng bagong video, makita nyo agad, ma-notify kayo. Tingnan natin. Laki nyo. Tingnan natin. Kararating lang nito, ngayon lang din. Nakabox siya. So, naka-bubble wrap. So, buksan natin dito. Bigat nyo. Ito natin bubuksan sa ilalim. Para huhugutin na lang natin. Ah, hindi pala kaya. Teka lang. Dito natin buksan. Mga nagtatanong kung magkano ito, nasa 3,000 po ito, mahigit. Mga 3,600. Original price niya is 3,633. So, dahil 11.11, na-discount siya ng 30 pesos. Ayan. So, bigat to. Children's Folding Tricycle Blue Rim. So, kung bakit tricycle, three-wheel. So, try. Tatlong gulong. So, ang brand niya is Blue Rim. So, yan. Fold. Napo-fold siya. Ito yung assemble niya. Tapos ito. Tapos dito, may warning. Caregiver should not leave. Please read it carefully before use. Read the operating instruction and keep them in good condition for future use. If not, in accordance with this, manual, you may affect your child's safety. So, yun. Kailangan natin i-check muna, no? So, tingnan natin yung harap. So, nabutas siya dito. So, wala naman. Tingnan natin yung mga special fit niya dito. Wala rin. Kulay gray yung pinadala. Kala ko green. Wala na yata silang green. Actually, may black siya. Black, green, gray. So, gray yung pinadala. Then, wala na yata silang green. Maganda yung green eh. Tingnan din natin. Wala tayong choice. So, tingnan natin to. Ingat kayo sa ganito. Matalas din yan. So, yun yung laman ng box. So, meron siya dito parang thank you letter, contact us. So, yan, hindi na natin basahin yan. So, nakalagay dito, dear friend, 5-star win, cashback. So, magkakaroon daw ng cashback pag nagko ng 5-star, nag-rate ng 5-star. So, yan, may mga, i-follow nyo lang sa Facebook nila. So, ito yung, hindi pa natin alam to, pero mamaya titingnan natin kung paano, kung para saan to. So, tabi mo muna natin. Mabaho yung amoy niya. Kailangan siguro ng laban yun. So, ito yung user manual, user guides, 4-in-1 folding baby tricycle. So, ayan.
So, yung mga warning dyan, paano yung maintenance, yung care, yung mga overview, kung saan yung backrest, yung maganda bago yung paggamit to sa bata, mabasa nyo muna para makita natin, makita nyo rin kung ano yung mga safety. Yan. Yung mga folding, kung paano yung fold. Yan. So, nandyan din yung mga safety, tsaka mga precautions. So, mamaya, check namin to. So, pag nag-avail kayo nito, kailangan ma-check nyo. Yan ang magiging itsura niya. So, mamaya, titingnan natin. So, ito na yung pinaka-item. Mapapansin ko mukhang assembled na siya. Tinupi lang nila. Finold lang nila. Sana nga, assembled na talaga. Para hindi tayo mahirapan. Pero kung may mga item dito na hindi pa assembled, tingnan na lang sa user manual. Mukhang hindi pa nga assembled. Katulad dito, nakahiwalay pa siya. Yan, ito yung hold. Iba yung amoy ah. Kailangan punasan to. Yan. So, titignan natin kung paano gamitin. So, medyo mabigat. Pero okay rin naman. Yan. So, meron pa rin dito ang item. Tingnan muna natin ito. So, ito yung parang itong pedal. Pedal. Ito, check pa natin kung saan ito. So, ito wala na. Ito na lang ito. Alisin na natin ito para makita na natin. Itsura niya. So, ito yung pinaka-cover sa ulo. Yan. So, may tingnan natin kung paano siya lagay. So, ito, naka-assemble na. Yan. Mabigat din siya. Grabe, mabigat niya, no? Ito yung manubelo. Meron din siyang seatbelt. So, ito kailangan pang ilock kasi umuusog pa. Yan. So, ngayon, try natin lagay yung ito. So, dito siya. Sa likod. Pakita namin sa inyo. Ito yung sa likod. Meron siyang lakan dito. Ito. Ikot niya ito. Luluwagan niya muna. Pag naluwagan, pasok. Tapos sigpitan. Ah, mukhang hindi pa siya sagad. Ah, ito dito. Kailangan isagad para tumama dito itong button. Yung nasa ilalim mo. Yan. Luluwagan. Kung mapansin nyo, malalim yun dyan. Oh. Sagad. Tapos, pita natin dito. Para mag-lock siya. Yan. Kung gusto niyo itaas, kung gusto niyo itaas, pipindutin niyo itong nasa itong button. Ayun oh. So, sagad na itong baba. Kung gusto niyo pang habaan, pindutin niyo lang.
Dito, pipindutin nyo. Yan o. Tingnan nyo to. Pag pinindot yung taas, lulubog yan. Tapos, hanapin nyo ngayon yung maglalak. Yan o. Pindot ulit. Mas mataas. Bitaw. Yan. So, yan. Pwede yung napahabaan. So, babaan muna natin. Yan. So, ngayon, try natin ikabit to. Itong pinakapayong niya. So, ito yung kulay natin, kulay gray. So, meron siyang black tsaka green, kaso out of stock na. So, ito yung pinakakomplikado, malilito kayo dito kung paano ikabit. So, ganyan yung, ito yung pinakapayong niya. So, ito yung posisyon. So, itatalikod ko, no? Makita niya. So, meron siyang dalawa dito. So, hindi ganyan. Iikutin niyo yan. Teka lang. Ah, kalito itong part na ito eh. Yan. Kasi dapat ito nasa taas. Kasi hihilahin nyo ito pababa para mag-lock doon. Di ba yan yung bilog? Yan. Kailangan mag-send, kailangan ganyan yung position yan. So, para pag binaba mo. Diba? Yan. Yun yung magiging position yun. So, open talaga to. Ito talaga yung close. So, huwag kayo malilito dito. Basta ito, nasa taas yung pinaka maliit. Ito yung bilog. Ilahin lang yung pababa. Naikot naman to. Kaya, yan, make sure na dyan nakapwesto. So, ngayon, ito, naka-open. So, pag aalis yung bata, pwede ating tiglupin. Pag alis yung bata, pwede mo siyang iangat na ganyan. Kung gusto mo siyang ilock, so, pansin nyo to. Lahin nyo lang. Lahin nyo lang yan. Para mag-lock siya doon. Kasi yun, nag-lock siya doon. Yun, may supporta na. Yan. Lock nyo lang. So, mayroon din siyang harness o yung seatbelt. So, pagtatanggal niyan, yan o. Dalawa yan, dual yan. So, pagkakabit mo, yan. Yan. Tapos, mayroon ditong protector. So, ito naman, yung pinaka-mini basket niya, dito yan. Kakawit mo siya doon, tapos ito, maglalak doon. Yan yung mangyayari. Pwede maglagay na something dyan. Sa bike naman, sa pedal, ito, dalawa siya. Meron sa harapan, pwede rin dito. Kung hindi abot ng bata dito, pwede dito. So, nakain natin dito sa kabila. So, ibabaon mo lang siya. Yan o, tandaan nyo ito. Yan. Doon naman sa kabila, hapin nyo lang tong red na to. Yan. Kailangan nakaangat to. Yung pagtatanggal nito, kung gusto nyo ilipat dito, pwede nyo pindutin dito sa red. Tapos ito. Ayan. Teka, hanapin natin yung... Kasi meron dito parang kon eh. Yun. Yun o. Kailangan nakakon dito. Di ba may parang arrow dito? Naka-embose. Sa kabila, ganun din.
push natin. Sa kabila. Natanggal. Sa kabila. Ito, huwag niyong tatamaan ito pag ganun dapat. Ayan. Huwag niyong pampersahin kasi nalampas itong bakal eh. Ayan. Kung gusto niyong tanggalin, pindutin niyo lang yung nasa ilalim na pula. Ayan o. Huwag niyong pampersahin kasi sumasagod siya doon sa kon. So itong gulong, pwede itong ilock. Halwa, nakapark lang. Kaya lang, yung single lang ito. Kung nakapark ka lang, meron dito parang brake. Ito, ito. Ito yung brake. Ganun mo lang, oh. Eh, hindi pala yun. Tama ba? Tayo. Eh, baka dahil walang pedal dito. Sa pedal ata yan, testingin natin. Balik natin yung pedal dito. Kung brake siya sa pedal. Lock when in use. Ayun oh. Pansin nyo. Hindi siya, hindi niya maipedal. Try natin to. Yun oh. Nakalock. Nakalock yung pedal. So kapag nakalock yung pedal, hindi siya makakaandar. So yung pinakakuha niya handbrake kung tawagin. So pag binalik mo sa dati, yun oh. So ganun yung mangyayari. So ngayon, ay ipapakita naman namin sa inyo kung paano siya i-deassemble. Kapag yung ito pala parang pre lang to. Pwede mo siyang ilagay dito. Dito siya nilalagay. Pinaka-basket siya. Ito, meron siyang tape dito. Dito siya dito. Tapos ito. Nabaliktad. Tapos sabit mo dito. Ayan. Parang rubbish. Basurahan. Ayan. Pwede mo siyang i-tape dito. Tapos, sabit mo siya dito sa may taas. Ayan. Ayan. Pwede ka maglagay ng something dito. Basurahan. O yung mga damit. Ayan. Ganyan. Ganyan yung magiging tsura niya. Ayan. So, pakita namin sa inyo sa baba. Pakita din namin sa inyo bago actual na ginagamit na siya. So, yan yung pinakabubong. So, yan yung manubela. Yan. Tapos, ito yung gulong. Pwede mong ilipat doon. Yan. Tapos, yung likod niya. Ayan, three wheel yan. So, ito yung handle. Ayan. So, ngayon, ipakita namin sa inyo pag di-deassemble na siya. Ayan, i-deassemble na natin. Oh. So, una natin gagawin, patanggalin muna natin to. Pero, kasi hindi natin matitiklop to kung nandito to. So, una natin, yan, tanggalin natin. So, pwede natin lagay dito sa basket. Sa basket nyo. Tapos, so, mapansin nyo ito. Ito muna pala. Sorry. Yan. Taas nyo ganyan. Tapos ito, push. So, sana siyang bababang ganyan. Yan. So, sunod natin gagawin, tatanggalin natin itong nasa likod. So, push nyo lang itong nasa may taas dito, yung button dito.
Ah, hindi pala. Ito pala, sorry. Itong kan, pinaka-kwan niya, luluwagan nyo, sigpitan nyo para hindi matanggal. So, iwalay nyo din to, alisin nyo. Para madali yung pagtutupi. So, mamaya, turo ko sa inyo kung saan pwede ito ilagay. So, yan, ganyan na yung itsura niya, no? So, once na kinilik mo to, automatic, susunod na lahat yan. So, push mo lang to. Pag finish mo to, kailangan maitulak mo tong ito to. Pag ganun, tapos ko ah. Wait lang. Dapat nakahinga. So ito, dalawa yung magkabila. May button din dito sa kwan. Dalawang push lang. Dalawa, ito. Push mo ganun. Tapos tulak mo to. Tulak mo pa ganun. Yan o. Automatic yan. Nagko-close yan ng kanya. So pag nag-close yan ng ganyan, ito, siyempre, ito na lang ang problema mo. Paano mo siya ibababa? Iangat mo to. Yan. Tapos tulak mo ganun. Yan. Tapos ito, pwede mo na lang isa para hindi maiwanan, isingit mo na lang dito sa ilalim. Yan. So, pwede mo na ang isakay sa kotse o yung tago. Yan. So, mabigat siya. So, babanggitin ko ngayon, banggitin namin yung features nito. So, yung features niya, pwede siya sa 1 month and hanggang 6 years old. So, meron din siyang foldings. Yun, nakagawa na tayo ng folding, no? Gawa siya sa aluminum oil. Aluminum alloy, sorry. Aluminum alloy tsaka nylon. Yun yung materials niya. So, pwede siyang buhatin kahit saan. Kahit sa hagdanan, dalhin sa aeroplano, lagay sa pagpupunta ka ng subway. Yun. Ipakita ko na sa inyo, multi-purpose siya. Meron siyang safe brake. Comfortable siyang gamitin. Meron din siyang dual steering design. So, yun din. Pwede rin siyang gamitin kapag gusto mong ikaw ang magtulak gamit itong handle. So, yung size niya kapag nakatupi, itong haba na to, 66 by 33 by 26 cm. So, kapag naka-open naman to, kasama itong handle, 50 by 70 by 94 cm. Ganun siya. So, yung weight niya, kaya mabigat siya, umabot siya ng 7,800 grams. So, kaya, mabigat talaga. Ito, dito mo siya hawakan, no? Ito yung hawakan niya. So, tanggalin ko nga muna to. Iwalay talaga to. Wala talaga tong compartment eh. Ito mo. Pwede mo siyang buhatin na ganito. Yan o. Bigat talaga siya o. Nagpabigat sa kanya yung gulong din eh. Yan. May handle siya dito. Yan yung gagamitin mo kapag isasabit mo siya sa lalagay mo siya sa pagbibit-bitin mo siya pumadang subway o kaya ayan. So, yan. Abangan nyo yung actual na pag dinadrive na siya ng anak namin. So, pakita namin sa inyo. Siguro, by this weekend, punta kami ng mas maluwag na lugar para makita nyo yung dinadaanan tsaka yung paggamit. Masikip kasi dito sa pwesto namin. So, abangan nyo lang po.